ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto at bulaklak. Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Naririnig mo na ba ang mga huni? Huni ng mga taong ibang lumalabas sa bibig kumpara sa kanilang mga gawi. Sila'y parabang bumabait ng unti-unti. Kaya kapatid, huwag magpapadala sa mga salitang sa tengay kumikiliti. Kanilang mga sinabi't sinasabi ay ating bantayan. Mga di makatarong gawa at ginagawa ay ating aralin at balikan. Pagkat pipilitin nila itong barahin at pagtakpan, sasabihin, biro lang, baka naman pwede mong pagbigyan. Mas tamang ibunyag ang kanilang mga panloloko. Hindi ka naman pinanganak kahapon at hindi ito isang laro. At lalong hindi ka isang laruan ng mga naghahari-hari ang nais na mamuno dito sa ating bayang Pilipinas na ngayon puno ng sipayo. Panawagan ko sa aking kapwa Pilipino, karapat ay huwag isang tabi. Ikaw ay magparehistro. Masusing siya sa atin ang mga plataforma ng mga kakandidato. At sa 9 Mayo, may konsensya at integridad na bumoto. Bakit kaya nila gusto tumakbo? Bakit kaya sila nag-aagawan sa pwesto? Gagastos pa ng malaki para sa mga commercials, jingles at mga pakitang tao. Ganun na lang ba kalakas ang kagustuhan nilang tayo ay pagserbisyuhan? O ganun na lang ba talaga sila kaganid sa pera at kapangyarihan? Tuwing eleksyon na lang tayo ginagawang mangmang ng mga politiko, lahat tayo ay may kapangyarihan para itigil na ito sa darating na Mayo. At kung hindi mo pa napupuna ang mga kilos at intensyon nila, kung puro pa ba o namumuro na, aba kapatid, idilat ang iyong mga mata. Dahil ang iyong pagkakamali hindi tulad ng isang bagyong daraan lamang, kundi ito ay guguhit sa kasaysayan. May epekto sa kinabukasan at isang terminong mauuwi sa wala na lamang. Silang mga gutom sa mga boladas ng mga palakpak na nagpapakampay sa kanilang mga pakpak, mga mabubulaklak na mga pananalitang ikinakahon lamang sa mga pangako na sana'y hindi mapako. Kaya kaibigan, ang kinabukasan ng inyong bayan ay nasa iyong mga palad. Ang pagpilin tumindik kasama ng mga iyong kapatid ay isang tanda ng pagpinid ng dilim. At pagbukas ng isang umaga, buksan mo ang iyong isipan, piliin ang makatuwiran, hanggang kailan ka pa ba magkikibit balikat sa mga nangyayari sa kapaligiran, gamitin ang mga kamay sa paglikha ng bukas, panalangin ay itaas, mga kamay at isip ay panatilihing bukas. Paano ba maging ilaw para sa iba? At kailan mo ibubukas ang iyong mga mata? Meron ka ba talagang magagawa? Sa gitna ng bayang madilim, paano aakayin ang iba? Akayin ang mga naguguluhan. Ipunta sila sa isang pagkilos, iba-iba man ang ating pananaw, ngunit ang hangad lamang ay iisa. Ang muling maging pag-asa ng bayang ito na ikaw at ako ay pawang mga mamamayan. Ang sagot ay, ngayon na, tapusin na ang pagbubulag-bulagan at tanggalin ang piring sa mata. Ang kinabukasan ay nakaatang sa iyong papel at pluma. Gamitin ang puso at higit ng isip at ibukas ang iyong mga mata. Magsimula ka. Ngayon na. Maaaring ang iyong hinaing, animoy, bulong lang sa hangin. Subalit ang pinagsama-samang boses ng mga mulat ang maglulukluk sa pwesto ng taong karapat-dapat. Kaya nga bago pa matapos ang buwan na ito, kapatid, tara na't magparehistro. Yan ang simula ng minimithing pagbubago.